Hi guys, mukhang uulan na naman dito sa bansang Canada, lalong-lalo na nga dito sa lugar namin dito sa Edmonton. Ito nga at bumalik na ako dito sa loob ng bahay para magpalit ng sapatos. Magchichinelas lang sana ako papunta ng Walmart, kaya nga lang nung paglabas ko ng bahay ay sobrang hangin at napakakulimlim ng kalangitan at talaga nga namang feeling ko ay uulan. Ayan na nga yung itsura ng kalangitan dito sa Edmonton guys, o diba parang may nagbabadyang bagyo. Ayan, paglabas natin ng bahay walang masyadong mga tao dahil tulog pa yung mga tao guys. Holiday kasi ngayon dito sa Canada, Victoria Day. So ayan, long weekend, kaya ang mga tao, mga walang pasok. Bali, alas 7 pa lang ng umaga ngayon at pupunta tayo ng Walmart para bumili ng bigas. After 5 minutes ay nandito na nga tayo sa Walmart. Malapit lang kasi ito sa bahay. So ayan guys, talaga nga namang uulan na. Kailangan natin ng ulan ngayon dito sa Canada dahil nung mga nakaraang araw ay nagkaroon nga ng maraming wildfires dito. Ayan, pagkakuha natin ng cart ay dire-diretso na nga tayo dito sa loob. Dumampot lang ako dito ng isang strawberry at nakita ko nga rin itong cherry nila dito at medyo mahal pa nga ang cherry ngayon dito sa Canada kaya hindi tayo kumuha. At ayan guys, kukuha din tayo dito ng isang sukot ng lemon. So ayan, lemon at strawberry pa lang yung nakukuha natin. At pagkadaan natin dito ay kuha na nga rin tayo dito ng ilang pirasong saging. Dito sa isang tabi ay may nakita nga rin tayo ditong bayabas. Gusto ko sanang bumili, kaya nga lang sobrang tigas naman itong maliliit na bayabas. So ito na nga guys, yung talagang ipinunta natin dito sa Walmart ay ang bumili ng bigas. So ayan guys, kukuha lang tayo dyan ng isang sako. Bali, 8 kilogram lang yata yan guys, $18 ang isa. Hindi ko kasi naabutan yung sale na bigas doon sa may superstore. Pagkatapos kong kumuha ng isang sako ng bigas, kumuha rin ako ng chicherya. Ito yung paborito kong piatos guys dito sa Canada. So ayan, paborito rin yan ni Miggy na kinakain, kaya kumuha lang ako ng isa. Tara na guys, at kung saan naman tayo pupunta, at nadaanan ko nga itong mga bilihan ng pansit. So kumuha ako dyan ng isang bihon. Kasi minsan guys, kapag mabilis ang luto at may mga rekado ako sa bahay, ayan, gagawa lang tayo ng pansit para may makain. So ayan, isang peanut butter dahil nakasale. At ito, nakita ko nga itong may goreng. Gustong gusto ko rin itong pansit na ito guys. Pansit canton na may goreng. Lalong-lalo na kapag ka sa trabaho, wala tayong makain. Nagdadala ako nyan at niluluto ko yan sa trabaho. Nakita ko nga rin na nakasale pala ang itlog ngayon dito sa Walmart. Kaya kumuha na nga rin ako ng dalawang tray. So o diba guys, nakatipid tayo sa itlog. Dahil lagi tayong nagluluto ng itlog, kaya kumuha na nga rin ako. So ayan ang buhay vlogger dito sa Canada guys. Wala tayong videographer, kaya kung saan-saan na nga lang natin pinapatong yung ating camera. Bago ako pumunta sa may cashier guys, nadaanan ko nga itong mga binibenta nilang mga Canada t-shirt. Dahil nga sa July 1st ay Canada Day dito sa Canada, kaya ito guys, nagsusulputan na yung mga Canada t-shirt. Tapos dito naman sa kabilang banda ay may mga nakasale na pala ditong mga binibentang damit. So ayan guys, oh, naka-clearance mga 40%. Ayan, may $8. So ayan guys, oh, napakaraming clearance. Kaya kung magawi kayo dito sa Walmart, dumaan kayo dito. Kung mahilig kayong mamili ng mga damit pang summer, mga shorts, ay marami ditong nakasale. So yung hawak ko ang pantalon na yan guys, hindi ko akalain, $5 lang pala yan at nakasale siya. Oh, di ba guys? So sa mga mahilig dyan mag-shopping ng sales, ayan, punta na kayo dito. So ayan guys, pagkatapos nating magkutingting ng mga damit ay dumiretso na nga rin tayo dito sa may cashier para bayaran itong ating mga napamili. Bali, ito na yung uso ngayon dito sa Canada guys, yung self-checkout. Ikaw nang bahalang mag-scan ng mga pinamili mo. O di ba guys, so ayan, napakabilis natin mag-scan. O sanay na tayo dahil nga sobrang tagal na nga rin ang panahon na ganito na nga yung sistema ngayon dito sa Canada. Kapag ka nag-grocery ka, kung hindi ka naman marunong gumamit kagaya nung mga matatanda na hindi marunong gumamit ng ganyan, may mga cashier din naman, kaya nga lang paisa-isa na nga lang. So ayan, bayaran na natin, itap lang natin yung ating debit card, tapos ilagay na natin sa lalagyan yung ating mga pinamili. O diba guys, napaka-smooth lang at talagang ikaw lang talaga ang gagawa ng lahat ng yan dito sa Canada. So after nating magbayad, uwi na tayo. Iyan na nga guys, at umaambun na nga. So mabuti na nga lang at magpalit ako ng sapatos, dahil kung hindi nakachinelas lang tayo ay talaga nga namang mababasa yung ating paa. So ayan, kung saan na naman nating pinatong yung ating camera para tayo ay mabidyohan. O diba guys, ganyan ang hirap pagka wala talagang nagbi-video sa'yo. So ayan, ibalik na natin yung cart dyan sa may gilid. At holiday nga ngayon dito sa Canada, ayan na nga, at parating na nga yung ating bisita. Ayan na nga yung video nila guys, na on the way na nga
sila dito sa bahay at hindi pa tayo tapos makapagluto ng kanilang kakainin. At ito nga ang kagandahan dito sa abroad kapag ka marami kang mga kaibigang mga Pilipino. Ayan, anytime ay susugurin ka talaga nila sa iyong bahay, lalong-lalo na kapag kaalam nilang marami kang niluto. So ayan na nga guys, yung ating mga kakainin ngayong araw. O diba guys, Filipino style, may barbecue, may kare-kare, mayroong ano ba yan, kasaba, may hipon, may pangsharon na ano ba yan, yung Shanghai. O diba guys, spaghetti. So ayan na nga guys, after nilang kumain, Diyos ko, nagsasharon na talaga sila. O diba guys, hanggang dito na nga lang itong video natin ngayong araw. Huwag niyong kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page at maraming salamat. So ayan guys, pipili tayo ng ating top 3 na bibigyan ng Tig 100 GCash. So ayan, bye guys!